escape from the mud. There's dirt on my hands. What's up mga kabro? Nakita niyo yung mga puti na yan? Pag mga ibon yan. Diba? Dami nila oh. Nagbamigrate kasi yung mga ibon na yan eh. Pagka malamig. Parang dyan din sa Pilipinas yung mga puting ibon. Kaya lang tong mga ibon na to, para ano eh, para mga kalapati eh, na may itsura nila, assume natin. Para sila mga kalapati oh. Diba? Pero kakato. Sino mo, may palong sila. Ano, mga kakato. Dami, malilit na kakato. Ano. Dami, diba? Ano, pagdaan natin dyan, magliliparan yan. Magliliparan yun mamaya mga kabro. Inaano ko lang muna. Pati sa puno, napakarami nila doon sa puno. Ayun na. Yun, kala mo mga bulaklak eh, no? Ang dami, oh. Galing. Ngayon niya, pagting mag-winter dito, lumilipat sila ng lugar. Ewan ko kung sinusundan nila yung lamig o ano, tara daan tayo. Abangan natin yung lipad nila. Liliparan yan, mabubulabog sila eh. Dami oh. Saan natin yung bintana? Hello. Dami. Hello. Lilipad. Pati dun sa ano ah. Dun sa may ano ng pits. Marami kasi natatapon na pits dyan eh. Yung mga grains. Kaya dito sila tumatambay. Ayun, lipad na. Lipad. Ayun, lipad ah. Sa mga puno oh. Dito sila tumatambay oh. Kasi nga marami na ano dyan, nahuhulog ng mga grains. Mga butil-butil dyan sila kumakain. Diba? Ganda. Come on. Dami na. Ayun nila lumayo talaga eh. Ayun sila sa mga puno eh. Ayun na. Sa mga puno sila. Hey, sige na, sige na. Alright. Sayang lang mga kabro, no? Share ko lang. Share ko lang sa inyo yun. At tayo magdadrive na. Malabas na rin ako. Ay, dito na naman tayo sa lubak-lubak. Gusto lang natin tong ating ano mga kabro, tong cellphone ha. Yan, okay na. Tapos na yung cellphone natin. Kahit na makapag-drive tayo na maayos, kabit na natin sa tripod. Yan, ha, kita nyo na ano yung daanan. Uwian na naman.
sa loob. Ano naman? Last day ng ating working weekend. Siyempre, bukas, back to normal na naman. Back to reality. Dito, kala mo magde-December sa Pilipinas eh. Tutok mo ating cellphone. Choice tayo eh, kailangan bumangon eh. Bagay na sanay na rin naman na tayo sa maglilimang taon na natin dito. Ano yun ah, parang normal na lang. So okay na siguro to kasi sobrang init. Kaya sa Pilipinas, napakainit ngayon. Maraming nahi-heat stroke. Buti dito, pag malamig, nakukumutan mo lang, jacket ka lang, yan diba? Winter jacket, talaga heater, ayaw mo ano yun yung lamig kasi sa sobrang init. Pag sobrang init naman, grabe, kahit maghubad ka na siyan, ano pe, di ba, marami namamatay kasi nga na stroke, sobrang init, heat stroke. Mapahayop man yan, mapatao, halaman, talagang mga namamatay pagka sobrang init. Sa mga video natin kahit pa paano nakapag ano na tayo, kapag video na ulit tayo mga kabro, no? Dire-diretso na natin yan kahit pa paano, at least kahit twice a week man lang o kaya depende pa rin kung may time tayo mag video. Buti nga ngayon nakapag ano na tayo, back to reality. Marami tayong pinagdaanan. Napakarami natin pinagdaanan. Siyempre, salamat sa Diyos kahit paano. Nalampasan natin lahat yun. Kawat tulong. Kahit mag-isa lang tayo dito. Malawak pa rin yung pag-iisip natin. Hindi tayo nag-iisip ng mga bagay na ikakasama natin. Diba? Lahat naman yan eh. Ano lang yan. Trials lang yan. Pagsubok lang yan. Dumadaan lang sa buhay natin yan para mas lalo tayong tumibay. Awa naman ng Diyos, awa tulong naman ng Diyos na daan na kakawag doon. Nalampasan naman natin lahat. Mas matibay na tayo ngayon. At paano? Matibay na tayo kumpara doon. Ganun lang yan. May problema. Masyadong tip-tipin. Daanan mo lang. Alam mo lang ang problema, lilipas at lilipas din yan. Kung sayang yung sarili mo, kaya mo yung problema ang mamoblema sa'yo. Lahat naman ng problema may solution yun. Huwag ka lang magpo-focus dun sa sitwasyon mo na may problema ka. May pinagdadaanan ka sa buhay. Huwag kang mag-stay dun. Daanan mo lang. Malay mo, in the future pala, may mas magandang plano sa'yo ang Diyos, di ba?
hindi natin alam. Mas maganda yung plano pala niya para sa iyo. Kaya niya pinahintulutan na mangyari sa iyo yung bagay na yon, kasi alam niya hindi mo deserve yon. Hindi mo deserve yung ganung ano, di ba? Kaya gumawa na rin siguro ng paraan, taas, para mangyari yon at para matupad yung plano niya sa iyo. Ano naman yun eh? Sabi naman sa Bible yun eh. Lahat ng bagay nagkakalakip sa ikabubuti ng mga nagsisibig sa kanya. Ano yun? Alam niya mas makakabuti sa iyo, gagawa siya ng paraan. Tatanggalin niya lahat ng mga negative ano sa paligid mo, nakapaligid sa iyo, para ipasok niya yung mga positive sa buhay mo. Ano lang yun, di ba? Alright, namiss kong magsalita habang nagdadrive ba ako, bro. Namiss kong mag-vlog ulit eh. Dito na tayo, ma. Ayan o, pauwi na tayo. Okay, ayan ang aming munting bahay. Ganda, di ba? Nasa gitna lang, ano, ganda yung langit, no? Blue. Oh, ganda nga, oh. Tapos yung bahay. Di ba? Ito kami sa gitna ng kawalan. To reality tayo, vlog ulit, bro. Vince is back. Siyempre, welcome back to my YouTube channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na kayo dyan, mga kabro. Siyempre, para updated tayo. Please don't forget to click the notification bell para lagi kayo updated sa mga video natin, mga kabro. So, ito na tayo. Ito po parking eh. Kasi para pag sa umaga, sobrang lamig. Malapit lang yung pupunta ko sa sasakyan. Doon ako pupunta doon sa ano, gitna, ang lamig eh. Dito lang. Okay, mga kabro. Alright. Ito na tayo. Okay. Di ba na tayo nagpapagupit? Kasi nga, winter, malamig. Dagdag painit na rin sa ulo natin yung buhok. Yan, hindi ako nagpapagupit muna. Saka na tayo magpapagupit ulit. Ano na, summer. Magti-trim lang siguro. Pero yung gupit na talagang kikis-kisan, mahirap eh. Lamig eh. Dagdag init din sa ulo yan. Alright. Ito na tayo mga kabro. Baba na tayo. Ako'y nagugutom na. Gusto kong humigop ng mainit-init na sabaw. Ng noodles. Noodles. So, ganito na itong video natin mga kabro. No? Maraming salamat ulit sa panonood. Thank you very much. Peace out. I came from the mud.